Creepsilog. 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 Three, two, one, go. Hello, welcome creepers. This is Creepsilog. Patayin sa podcast si Barbara. We are your hosts. I'm Gideon. This is Glenn. Good morning. Happy Monday. Here in Creepsilog, we talk about creepy stories, murder, true crime, conspiracy theories, and what else, Glenn? Movies, documentaries, mystery stories, and real life experiences. Creepsilog is a Spotify exclusive. So, makakapakinig lang kayo ng mga bagong episodes ng Creepsilog. Exclusive yan sa Spotify. Tama yan. At kung gusto nyo rin mag-podcast, you can download Anchor or go to anchor.fm. Doon lahat ng tools for you to start your own show. Oh, start na po ba tayo? Let's go. Ayan. January 1959, nagbuo ang isang grupo para sa isang skiing expedition papunta sa peak ng Otor 10 across northern Urals sa Sverdlovsk Oblast, Soviet Russia. So, Soviet Russia kasi nga 1959 pa eh. Okay. Mm-hmm. Ang grupo ay pinamumunuan ni Igor Dyatlov na kung saan sa kanya pinangalan yung nangyari, Dyatlov Pass. Isa siyang 23-year-old na radio engineer student sa Ural Polytechnical Institute na Ural Federal University na ngayon. O diba, katulad ng mga ganong details. It makes all the difference. So, nag-assemble si Igor ng 8 others, mostly mga fellow students at peers sa university. So, ang grupo ay binubuo ng 8 men and 2 women. Well, 8 others kasi may dumagdag na isa pa na oldies. Hindi siya student, 37 years old na. Kasi ito mostly mga 20s lang eh. Na sumama last minute. Mga estudyante so, sila. Mga graduates na. So, lahat sila mga experienced hikers. Marunong sila mag-ski, ganyan, mag-expedition. Kasi grade 2 hiker sila with ski tour experience. So, mga bihasa itong mga ito. Alam nila yung mga gagawin nila sa mga ganitong situation. Kasi no, once na makabalik sila mula sa expedition na to, yung tatahakin nila, makakakuha na sila ng grade 3 certification. Ito yung highest during that time. Grade 3. Oo. So, nakuubo ako. Wait lang. Ayan. yung route nila ay dinesign ng grupo na in-approve ng Sverdlovsk Route Commission. Itong route na ito ay estimated na category 3. Ibig sabihin, the most difficult to traverse dahil nga sa weather conditions, sa tarik, ganyan, sa layo ng tatahakin nila. So, the group consists of, although hindi naman, basahin natin, ang mga kasali sa party. Si Igor Dyatlov, 23 years old. Si Yuri Doroshenko, 21. Lyudmila Dubinina, 20. Si Georgi Krivonishenko, 23. Si Alexander Kolevatov, 22. Zinaida Kolmogorova, 22. Rustem Slobodin, 23. Nikolai Thibault Brinoles, 23. Kaya mo yan. Si Semyon Zolotaryov, 38 pala. And si Yuri Yudin, 21. Dalawang Yuri. Oo. Well, actually, tatlo. Kasi yung nickname ni Georgie, Yuri din. Yuri din. O, diba? May nickname. They may be young, pero they're not your average college kids. They are very well-trained, suited for this trek. So, there was an extensive preparation para dito na ginawa ni Dyatlov. So, aabot ng 17 ang expedition from 17 days. Please? From January 27 to Feb 12. Tama ba? Ayan. So, it's going to cover 300 kilometers. May kaibigan si Igor sa isang sports club na sinabihan niya
na once na makabalik kami galing dito sa expedition na to, papadala ka namin ang telegrama to let you know na successful. Ayan. Which will come in play later. Ay! Kasi nga, hindi na nga sila nakabalik, di ba? Shit, foreshadowing pala yun. Mm-hmm.